Kahit na ang ibang walang mga anak ay paminsan-minsan na nagkakaroon ng panaginip tungkol sa mga sanggol. Alam nyo na kung saan nawala nyo raw ang baby o kaya naman nakalimutan mong may baby ka. You know, normal dream stuff. Pero minsan ang biglaang pagpapakita ng isang baby ay maaaring gawing mas stressful ang iyong panaginip kaysa sa usual. Ano ang dapat mong gawin? Bakit ka nagkakaroon ng ganitong panaginip? Ang baby dream, ang counterpart ng sikat na pregnancy dream, ay maaaring nakakainis. Lalo na dahil ang isang sanggol na lumalabas sa isang panaginip ay may napakaraming iba't ibang kahulugan. Ang isang sanggol sa iyong mga panaginip ay maaaring sumisimbolo sa kadalisayan at kawalang muwang. Ngunit maaari rin itong sumisimbolo sa pangamba, takot at emotional regression. Paano mo masasabi kung alin sa mga ito ang tunay na sumisimbolo? Huwag kayong mag-alala dahil tutulungan namin kayong maunawaan ng mga ito. Mula sa isang baby dream na ibig sabihin ay niyayakap mo ang iyong sariling kahinaan hanggang sa isang baby dream na may kahulugan na sikreto mong gustong balikan ng isang lumang hobby. Kaya tara na at ating simulan! Seeing a baby. Naranasan mo na bang managinip kung saan ginagawa mo lamang ang normal dream things mo tulad ng paglalakad sa buwan, pumasok sa bagong trabaho ng nakahubad, nakipag-arm wrestling kay Ryan Gosling, tapos biglang may isang baby na lumitaw? Kapag nakakita ng sanggol sa panaginip, ang typical na kahulugan nito ay innocence, warmth, and new beginnings. Ang baby na ito ay isang paalala sa lahat ng mabubuti at lalisay na mga bagay sa loob mo. Maaaring ibig sabihin ito na oras na para mapalapit sa parte ng iyong sarili na nagtatalon sa mga damuhan at nag-iisip na angkol siguro kung tunay ang mga unicorns. Seeing a crying baby. Lahat ng mga sanggol ay paminsan-minsang nagiging iyakin. Ngunit kapag nakaspot ka ng isang umiiyak na sanggol sa iyong panaginip, maaaring ibig sabihin nito ay ang isang parte ng iyong sarili ay uhaw sa atensyon at nangangailangan ng pag-aalaga. Maaaring ibig sabihin rin nito na ang iyong inner self ay umiiyak dahil sa mga unfulfilled goals mo at sinusubukang kunin ang iyong atensyon. Kung ang dream baby ay umiiyak dahil ito ay napabayaan at walang kuwapansin na rito, maaaring nakikipag-ugnayan ka sa parte ng iyong psyche na naniniwala na hindi mo pa inilalabas ang iyong full potential. At kung pinaplano mo na magkaanak sa hinaharap, maaaring nagkakaroon ka ng takot tungkol sa iyong abilidad na mahalin sila at maalagaan ng maayos. Seeing a dancing baby. Ang isang sanggol na sumasayaw o maging naglalakad-lakad lamang ay nangangahulugan na maganda ang iyong pakiramdam sa iyong mga posibilidad sa hinaharap. Ang happy little baby na iyon ay maraming natututunan at maraming magagandang bagay ang naghihintay sa kanya, tulad mo rin. At kung ang groovy baby ay anak mo, mayroon kang mga matataas na pangarap para sa future niya. Mayroon silang magandang simula at maraming nakakalugod na developments ang naghihintay sa kanila. Kung hinahawakan mo ang little bundle of joy sa iyong panaginip, maaaring binabalikan mo ang lumang period ng iyong buhay kung saan ang mga tao ay nakadepende sa iyo at naramdaman mong kailangan ka. Maghanap ka ng clues sa iyong panaginip tungkol sa kung anong time period ang iyong iniisip. Maaaring ito ay isang panahon na nag-aalaga ka ng isang bata o family member. O simpleng panahon lamang na kung saan marami kang responsibilidad sa trabaho. Tungkol saan ang responsibilidad na ito na nagpasaya sa iyo at paano mo magagamit ang quality na iyon sa iyong buhay ngayon. Having a baby. Ang isang panaginip tungkol sa panganganak ay karaniwang isang straightforward na metaphor. Nagsimula ka ng isang bagong phase ng iyong buhay o nagsimula ka sa isang kapasidad. Ngunit kung ikaw ay talagang buntis, maaaring nagkakaroon ka lamang ng pangamba tungkol sa panganganak mo. Ang mga ganitong panaginip ay karaniwan sa mga moms-to-be.
Ang pananaginip na ikaw ay nasa isang kotse papunta sa ospital para manganak ay maaaring sumisimbolo sa iyong mga issues sa dependency. Finding a baby. Uy, ano yon? Ibon? Eroplano? 20 pesos? Hindi, isang sanggol. Nakatuklas ka ng sanggol. Na ibig sabihin ay ikaw ay nakikipagbati sa isang ideya ng pagtanggap mo sa iyong sariling hidden potential at talents. Mga bagay na kailangan pangalagaan tulad ng random tiny baby na nakita mo. Forgetting a baby. Ang pagkawala mo sa sanggol o pagkalimot dito sa isang panaginip ay maaaring ibig sabihin na tinutuklasan mo muli ang isang aspeto ng iyong sarili na iyong isinantabi. Baka oras na upang simulang tumugtog ng flute muli o balikan ng interest sa Russian literature. Maaari na ang pananaginip tungkol sa pagkalimot mo na may baby ka ay maibig sabihin na sinusubukan mong itago ang iyong mga kahinaan at karupukan. Encountering an evil baby. Napakabihira lamang ng evil baby sa tunay na buhay. Though sa 6 na oras ng isang mahabang car trip, ang ilan sa kanila ay napapalapit na. Ngunit ang evil babies ay maaaring lumitaw sa iyong mga panaginip ng mas madalas. Ang pagkakita ng ganito sa iyong panaginip ay maaaring ibig sabihin na natatakot ka sa isang bagong proyekto na iyong sinisimulan. Kinakabahan ka na mas maraming problema kaysa sa progreso at maaaring hindi mo matapos ang iyong trabaho ng maayos. Being a baby. Pananaginip tungkol sa pagiging sanggol ay maaaring ibig sabihin na kailangan mong makipag-ugnayan sa iyong kagustuhan na alagaan. O kaya naman ikaw o isang taong kilala mo ay umaarting immature. Maaring signal rin ito na gugustuhin mo ang isang masarap na tulog ngayon. Sino bang hindi, di ba? Breastfeeding a baby. Emotional well-being at bonding. Ito ang mga main symbols na maaari mong makuha sa mga imahe ng breastfeeding a baby. Ngunit ang imahe na ito ay konektado rin sa spiritual nourishment. Ang pananaginip sa breastfeeding ay may kaugnayan din sa protection, mothering, at pag-aalaga. Ito ay simbolo sa survival bilang primal instincts. Ito rin ay sumisimbolo sa pagpapasa ng tradisyon sa mga susunod na henerasyon. Kapag ang isang ina ay nagpapadede, nagkakaroon siya ng bonding sa baby. Dahil dito, ang mga panaginip na ganito ay related rin sa bonding relationships at intimate ties sa pamilya. Ang mga panaginip na ito ay nakaturo sa dependency ng isang bata sa kanyang ina para sa nourishment. Kapag ang isang babae ay nanaginip tungkol sa pagpapadede sa kanyang sariling anak, sumisimbolo ito sa positive family connections at happiness sa tunay na buhay. Kapag ang tone naman ng panaginip ay negatibo, tumatawag ito para sa pagbibigay ng atensyon sa iyong mga mahal sa buhay. Maaaring sumisimbolo rin ito sa pagbibigay mo ng mas maraming atensyon sa iyong sarili. Dying baby. Ang isang imahe na related sa isang dying baby sa panaginip ay maaaring itulak tayo na maging gising sa simula. Maaaring maging sobrang nakakatakot ito at magstay sa loob ng mga taon. Ngunit hindi sila dapat tingnan ng literal. Ang mga panaginip tungkol sa dead baby ay nakaturo sa mga takot sa tunay na buhay. Kung mayroon kang anak, alam mong isa sa mga bangungot ng mga magulang ay ang mawala ng anak. Ang isang buntis na babae at ang mga kapapanganak pa lamang ay maaaring magkaroon ng mga ganitong imahe sa kanilang panaginip ng mas madalas. Ang mga panaginip na ganito ay sumisimbolo sa pagkawala ng muwang o innocence. Ang mga imahe na ito ay nagpapahiwatig na kailangan mong mag-grow up sa tunay na buhay at alisin ang mga childish ways. Ang panaginip ay maaaring sumisimbolo sa biglaang pagtatapos ng relationships o projects.
dala ng mga hindi inaasahang mga pangyayari. Ang kamatayan ay isang simbolo rin ng malaking pagbabago. Ang mga imahe na ganito sa panaginip ay isang panawagan na bantayan ang mga darating na pagbabago sa iyong buhay. Kapag nanaginip ka ng sanggol sa kahit anong senaryo, sumisimbolo ito sa pag-aalaga sa basics ng daily life. Kailangan ng mga sanggol na tunay na alaga at atensyon. Parte ito ng daily routine kapag mayroon kang baby. Ang mga panaginip na ito ay nakaturo sa atensyon sa routine measures at pagbibigay ng focus sa maliliit na detalye sa proyekto at relationships. Ang mga baby dream na may negatibong imahe ay sumisimbolo sa pangangailangan na linisin ang mga bagay-bagay na magugulo. Kapag humaharap ka sa iyong magulong emotional issues, oras na upang magpahinga at alisin ang mga emotional element dito. Kung ikaw ay may inaasikasong proyekto, oras na upang huminga at linisin ang mga hakbang na isinasagawa mo. Tanungin mo ang iyong sarili sa kung ano ang kaya mong gawin upang pangunahan ang progreso ng proyekto. Higit sa lahat, ang baby dreams ay mensahe ng pagbabago. Ikonsidera ang kung ano ang nagbabago sa iyong tunay na buhay. Ang mga panaginip na ito ay maaaring makita ang mga bagay na gumaganda matapos pagdaan sa mga mahihirap na panahon. O maaaring maging signal ito ng paparating na pagbabago na kung saan kailangan mong ihanda ang iyong sarili. Ang pagbabago sa iyong attitude toward something or someone ay maaari ring ikonsidera. Kung inyong nagustuhan ang aming video, huwag niyong kalimutan na pindutin ang notification bell para sa agarang updates. At huwag niyong kalimutan na mag-like and subscribe. Muli, kami ang Karunungan TV at maraming salamat sa inyong panonood. Bye!